Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas may bago ng pagbabantayin sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, at shoutout muna sa inyo. Nanawagan si Senador Robin Padilla nitong Martes ng mas magandang pasilidad para sa mga sundalong nakatalaga sa West Philippine Sea, at hiniling sa Department of National Defense na itaas ang allowance ng mga miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGO na subok na sa labanan kontra terorista, sinabi ni Padilla sa DND sa pagdinig ng budget nito na dapat patuloy nitong palakasin ang moral ng mga sundalo na nakadetalye sa BRP Sierra Madre, isang lumang barko na ginawang outpost para bantayan ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, inikat ko po kasi ang mga isla doon, lalo na sa BRP Sierra Madre, ganoon din po, kawawa sila doon, sana rin gumanda ng kaunti ang kanilang tulugan doon, sabi ni Padilla, matapos ang pagbisita nito sa West Philippine Sea noong nakaraang taon, sa tapang at abilidad walang tatalo sa Pilipino, talagang tayo na, wala talagang inaatrasan, dagdag niya. Nanawagan din si Padilla para sa makatarungang allowance at benepisyo para sa mga miyembro ng CAFGO na nakikipaglaban sa mga rebelding komunista at iba pang grupo ng mga terorista. Binanggit niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naglabas ng Executive Order 110 noong 2020 para sa social benefits program ng mga sundalo at pulis na napatay, nasugatan o permanenteng nawala ng kakayahan sa mga lehitimong operasyon. Sinabi ni Undersecretary Jose Faustino Jr., DND Officer in Charge, na ipinapatupad nila ang batas, mga pagbabago, at mga pagpapabuti, ang panukalang 2023 budget ng DND na 240.7 billion pesos ay kinabibilangan ng 3.829 billion pesos para sa 69,738 miyembro ng CAFGO, na sasakupin ang 4,500 pesos buwan ng allowance at karagdagang 2,000 pesos na ipinag-uutos ng nakaraang administrasyon. Hiniling din ni Padilla sa pamunuan ng DND na tiyakin ang benepisyo para sa mga sundalong atleta, lalo na ang mga nagwagi sa mga internasyonal na kompetisyon, alam naman natin na iba talaga ang tapang ng ating CAFGO pagdating sa mga labanan, kaya maganda silang italaga sa West Philippine Sea, dahil bukod sa malalakas ang loob nila ay sadyang madidiskarte ang ating mga CAFGO pagdating sa kahit na anong survival mission, sana din ay kung edideploy ng ating AFP ang mga CAFGO sa West Philippine Sea, ay lakihan nila ang mga budget para dito dahil hindi biro ang ma-deploy doon, kung ang China nga ay may mga Chinese militia bakit ang Pilipinas ay hindi maisipan na mag-deploy din ng mga CAFGO o active reservist, para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe, pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po.